So, ayun. Okay, let us all be seated. Stand check. Sorry sa ato niyang microphone. So this time, let us all lean our ears and listening a message from the Lord to be delivered by our pastor, no other than Reverend Jacinto P. Angel. Please give him a round of applause. Mic sound. Okay, mayad nga po sa tanan. May Tagalog din nga eh, buong Tagalog. Kung siya, pwede mo kayong intindi, masubisan nga. May Tagalog yan? Sino may Tagalog? Duarte nga po. Sa akong Duarte. Okay, so, before we proceed, no? Okay? In behalf of Babana Christian Sanctuary, ini-extend po namin ang pasasalamat kay Sir Jose sa naging 60 years old. So, bawat buwan may 500 na siya. Ayun, alam na natin yun kung ano. So, naging blessing na yan sa kanya. At salamat, Sir Jose. Ang ganda ng damit mo. Kala ko ikaw yung princess ngayon. At saka ikaw ang sentro ng gatherings nito. By the way, sa pamilya, salamat sa mga effort nyo na ginawa nyo ito para bigyan ng papuri ang magulang ninyo, no? Lalo-lalo na sa mga anak ni Sister Josie at saka ni Brother Pinuel. First time in the history, okay, na Sister Josie second time na nakasukot ng damit pa sa pangkal, nagmotor. Wala, kay wala pang tao ako nga uwa. So, it is a privilege for her na binigyan nyo ng pagpahalaga ng magulang ninyo. So, before we read the Holy God, inayaan or may request bawat isa sa atin to let's bow our head. Nalangin po tayo. Our Heavenly Father, we are so grateful and thankful, O Lord God, for this moment of celebration, your goodness, Lord God, that you are been faithful sa buhay ni Sister Josie within 68 years of your faithfulness. Na na-enjoy niya ang buhay, buhay na may tapot sa iyo, buhay na may relasyon sa iyo, at buhay na may pananampalataya sa totoong Diyos na naglikha ng langit at lupa. This is the time, God, that we recognize your goodness even sa pamilya ng mga dumalaog. Pinakita mo ang iyong katapatan, O Diyos, kahit sa mga kabataan ni Brother Pinuel at saka ni Sister Josie. Salamat for their extending heart, Lord, para gawin ito na mabigyan ng pagpahalaga ang buhay ng mga magulang. Because God, we believe that without our parents, Lord, ang sambahayan ay wala o walang kabuluhan. Ang sambahayan ay maging meaningless dahil walang magulang. Pero sa oras na ito, O Diyos, this is the one, God, that we acknowledge your goodness. Dahil sa isang pamilya, gumawa sila ng paraan para mabigyan ng pagpapahalaga ang pagkamagulang maging parents ng isang pamilya. Salamat po, Diyos, even ang iyong mga salita na aming pagbulay-bulayan. We believe, Lord God, we are subject to being thankful because ang lahat ng bagay ay galing sa iyo. Wala kami. We are only a tenant. Whatever things na pinamahalaan namin sa kapanahon ng ito. Ito ang katotohanan, O Diyos, na ikaw lamang ang dapat naming pasalamatan sa lahat ng bagay. We bless you this afternoon. Ang lahat ng papurit pasasalamat, O Diyos, ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magbasahin ko po ang Book of Psalm, chapter 19. Kung titignan po natin dito, ito ay isang passage sa Biblia na masasabi natin, ito ang design ng ating Panginoon sa tao. Psalm chapter 90 verse 9. Basahin ko sa English, ang sabi ko dito,
For our days are passed away in the rut. We spend our years as a tale that is told. Verse 10, the days of our years are 70 years and 10. 70 years and 10, 60 years old. Tama-tama kay Sir Jose. And if by reason of strength, DB 80 years, yet is there strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Matiso lang kita sa verse 12. So teach us to number our days, that we may apply our heart unto wisdom. Okay, so ang Panginoon ang siyang magpala ng kanyang salita. Alam natin ang pag may celebration, okay? Parehas na niya, okay? May handa. By the way, sinasanay tayo pag may celebration, sa handa tayo tumitingin. Tama, hindi? Sabat man ka mo. Okay. So ang lahat ng pumupunta po rito ngayon ay may handaan. Lalo-lalo na sa mga hindi pa high blood. So tuduhin niyo taon. Pero kami kontrolado lang kami ni Nunitoy. So binasa po natin, by the way, ang design ni Lord, why God give us this blessing of many years. Alam natin ang taon na dumarating sa atin, hindi po yung binibilang natin dahil sabihin natin, ay 63 years old na ako. Okay, next month, okay, I am now the recipient of become a dual citizen. Alam mo yung dual citizen? Senior citizen, okay? So pag sinabing senior citizen, alam ng mga citizen, may 500 long pabala. Pati ko, may mga 1,000. Ako lang galing madugang kung hindi. So withdraw nyo lang sa banwa. Bala lang kamo galing. Okay. By the way, gusto kong bigyan ng pansin ang edad po natin. Okay? Ang years na dumarating sa ating buhay. Bilang tao, okay? Yung nabasa natin, pag dumating ang 16, sabi doon 30 and 10. Okay? So, dalawang 30 by 10, maging 60 siya. Okay? Pagdating, sabi sa binasa natin, pag may dagdag na 10 years, naging 70, yan ang exact, okay, na naisulat sa Bible. Sana ma-enjoy mo. Ang 70 years old mo, sana ma-enjoy mo sa mundong ito. Okay? Iwan ko sa mga kabataan ngayon kung ma-enjoy pa natin ang 70 years old. Pero pag lampas ng 70 years old, ang sabi sa Biblia, naging blessing na. So ngayon, pag lumampas kayo ngayon sa 70 years old, okay, blessing na yan sa Diyos. Ang tanong, ito nang mensahe na marinig po natin, why God give us these more years sa buhay natin? Nagtanong na ba kayo, bakit Panginoon binigyan mo ako ng taon? At habang every year, nagsiselebrate po tayo ng birthday natin. Ang tanong, sa time ng birthday, sinong sentro? Who is the center of your birthday time sa buhay sa mundong ito? Bilang Christian, bilang Kristiyano, tandaan natin ha, ang binasa po natin, why we are subject to being thankful to the Lord. Pagdating naman ng mga panahong ito, mga taon na dumating, number one, isang bagay, may pananaw tayo, marunong tayong magpasalamat sa Diyos sa mga taon na ating natanggap, okay, every year. Sige, amen be? Amen. Alapakan natin si Lord. Kasi ang nakikita ko, pag may mga birthday, sa celebration sila nag-focus. Supposed to be, doon tayo pupokus sa nagbigay ng taon sa atin. Sino bang nagbigay ng taon? Diba? Ang Panginoon natin. Huwag mong sabihin ang taon na yun ay sa'yo. Okay, sa'yo yun. Para sa'yo ngayon, may celebration. Itong mga handaan, okay? Hindi para sa atin, hindi tayo naghanda dito. Lugi nga ang naghanda dito. Bakit? Silang nagluto. Tama? Tama, hindi? Silang naggasto. Okay, silang naghanap ng plato. Tayong umatid, kakain lang. Pagkatapos ng kain, anong gagawin natin? Uwian na. Ang laking lugi sa mga
ga-celebrate it birthday. Bakit? Silang naganda, silang naggasto, okay? And then after that, yung mga plato natin, sila pa ang maghugas. Ay nako. Malaking lugi. Pero sa totoo lang, nakita ko po dito, dapat, why is it that we are subject to being thankful to the Lord? At itong lahat ng umatin dito, isipin natin, pag may ganito, number one, pasalamatigit si Lord. Amen? Ang daming nakita ko pag may mga selebrasyon, okay? Sa ganitong sitwasyon, pagkatapos ng selebrasyon, may krimen, may gulo. Tama, hindi? Tama? Huwag kang kasabat ko. Ang ibang mga selebrasyon sometimes, bakit? Hindi nila alam ang totoong selebrasyon. Pasalamatan si Lord, okay, sa kanyang, ano gani, faithfulness sa buhay natin. So may tatlong bagay, bakit we are subject to being thankful to the Lord. Sa totoo lang buhay natin, diba, binasa natin, kanina sa Sam, anong sabi doon, sakit nito eh. Kung maunawaan natin yung binasa natin, eh, remind ko ha, ang sabi kanina, kung for all our days, lahat ng ating mga araw, okay, ay lilipas. Will pass away in the rat. Sa galit, we spend our years as a tail. Saan? Parang, ano ang tail gani? Basta istorya bala? Nang, basta tail. That is told. Parang kwento siya na tinuturo. Okay? Ngayon, ito ay parang masasabi kong celebration si Der Jose. First time in the history, ganito ang nangyari. Okay? May balloon. Okay? Ang ganda ng damit ni Der Jose. Tingnan nyo. Okay? May, di ba? May lipstick siya. Pero araw-araw ba, Brother Pino, nagapang lipstick mo si Der Jose? Ay, bakit ngayon? Kasi special na araw. Tama? Tama. Para maitintipay natin, siya ngayon may birthday. Okay? So tingnan po natin ang araw, sabi sa binasa po natin, all our days, okay, will pass away. Sa totoo lang ang buhay sa mundo, wala't gabato ko sa Bisaya, wala't gabato sa kalibutan. Bisan anong ato celebration, this is the reality of celebration, that celebration here on earth is very temporal. Okay? So, walang selebrasyon na palaging selebrasyon. That's the reality ng gatherings. Kaya ma'am, sana marunong tayo magpasalamat sa Diyos because even though we are possessing a temporal life, ang sabi ng Panginoon, you are being blessed. Okay? By your Creator. Lahat po tayo, iba-ibang mga nagtatinig, iba-ibang mga grupo, no? Okay, mga Christian, okay, may natinig na church. By the way, buhay po natin hindi doon naka-connect kung ano religion tayo. Ang buhay natin ngayon naka-connect sa Creator natin. Sabi natin sa Creator natin. Sinong Creator natin? Yan ang nagbigay ng buhay para sa atin. Amen? Number two, temporal ha, ang celebration. Number two, celebration po ay hindi po natin mahawakan ito. By the way, kung i-survey naton, dahil Sir Jose nga gasto, Sir Jose, matawin yung gastota niya. Okay, more or less, okay, butang naton, ako lang estimate, libre man ang kamalig, okay, pero ang lansang to, diyan may gasto. So, butang naton, abe, nagasto sa dat mga 10,000, sobra siguro, dahil baboy, pilalagi. Tandaan natin yung lahat ng preparation ng pahanda na yan, yan ay mga bagay na makikita natin, hindi lang temporal po yun, yan ang reality ng selebrasyon sa mundong ito, okay, ay lilipas. Okay? So, huwag kayong mag-focus sa selebrasyon palagi. Pag ganito, pasalamatan natin si Lord. May kakainin tayo mamaya, pasalamatan natin ang nagluto. Okay? Huwag na sabihin natin anong lutong ito. Kung sa ito, lasaitay ako. Ano na nga luto yan? Huwag na, hindi lo kita magreklamo. Why? Kasi, ang mga bagay na yan, tingnan natin, we are here to attend this celebration because nag-iisa, pinag-isa natin, okay, ang ating puso para sa celebration ni Sir Jose. Lahat ng mga bagay na ito ay nilipas po ito. Okay? Yan ang reality ng buhay. Ang sabi ba dito, ang buhay ay celebration, that's why we, the reason that we celebrate God for His goodness because isang bagay ang mahalaga.
ang lahat ng bagay, everything, okay, He owned by the Lord. Sinong naniniwala niyan? Lahat ng bagay sa mundo, ang may-ari, Diyos. Tandaan natin ha. Kung magtanong kayo sa akin, bakit pastor, kailangan ba kilalanin ang lahat ng bagay ay para sa Diyos? Oo. Ano sabi sa Psalm? Sa Awit, chapter 24. The earth is the Lord and everything and everything in it. Ano sa mundo? Ano sa mundo? Ana Diyos tanan. And everything in it. Alam nyo tayo mga tao, dito tayo sa mundo, ang may-ari sa atin, Diyos. Tandaan natin ha? So yan ang sabi dito, that everything here on earth is being owned by God. Kaya yan ang rason, nagpapasalamat ko tayo sa Diyos. Number four, nakikita ko dito sa binasa natin, dapat pasalamat tayo sa Diyos dahil siya lang ang Diyos na merciful. Ano ganyan merciful sa Tagalog? Maawaing Diyos. Okay? Kung ang tao walang awa, ang Panginoon natin ay talagang punong-puno ng awa. Number five na nakikita sa binasa natin, ginagawa natin ito kasi lahat ng bagay, okay, everything, okay, ay kalooban ni Lord. Ito sa librasyon na ito, this is the will of God. Okay? Binigyan na ng talino ang dumalaong pamilya para ihanda ito. At ang buong mga dumalaong ko, hindi dahil kagawa dupali, kay Sir, ang isbi naton, okay? Salamat sa mga presence ng mga dumalaong. Okay? Ako may dumalaong man, kaso utugla galing sa lula. So, sa totoo lang, ito ang kapahayagan why we being become thankful to the Lord. May mga bagay na i-recognize din natin ang Panginoon. Okay? Sabi ko nga po, lahat ng celebration, lahat ng paghanda, temporary. Pero sa totoo lang, sana ang mananatili sa ating puso ay ang totoong pagpasalamat sa ating Panginoon. By the way, ang buhay sa mundo, hindi isyo po dito ang pabahaba at edad. Tandaan? Okay ang mahaba ang edad. Sa totoo lang, mahaba at maikli yung edad natin. Diba ganito sa galo? Basta edad. Edad. Okay? Hindi lang si edad to sa kalipayan. Okay? Mahaba man, okay, maikli man, ang kalagahan ngayon, kung sa Bisaya, pamapuslan kita at Ginoo. Everything, we are able to give thanks unto the Lord. Okay? Pasalamatan natin kung anon na tayo ngayon. Huwag tayo magreklamo. As Creator, our God is our, become our Creator. Pasalamatan, Lord, salamat sa buhay. Kahit ganito yung mukha ko, ganito yung ilong ko, dopak lang. Okay? Huwag ka nang magreklamo. Huwag mo nang baguhin yan. Yan ang original. Sige, amen. Ang problema pala. Huwag mong dagdagan. Pag dinagdagan mo yon, sabihin mo, God, I am not satisfied for your ginawa sa akin. Huwag mo nang dagdagan. Pasalamatan lang si Lord. Amen? Yan ang katunayan na dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil ang ugali ng totoong anak ng Diyos, may Diyos ha, may totoong relasyon sa Diyos, bigyan ko kayo ng apat na rason. Okay? Ang mga anak ng Diyos, number one, nagpasalamat kasi ligtas tayo. Amen? Yan ang kalagahan. Nagpasalamat tayo sa Diyos dahil siya ang kaligtasan natin. Sino bang nagtubo sa atin sa kasalanan? Diba ang Panginoon, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Okay, sabihin mo, si Lord ang aking kaligtasan. Number two, sino ba ang umibig sa atin? Sa gitna ng makasalanan, sino ba ang pwedeng umibig sa atin? Ang Diyos. We are being saved by the grace of the Lord. Number three, ito sa karakteristik ng mga Kristiyano, we are being chosen by God. Pinili po tayo ni Lord. Yan ang rason na pasalamat tayo ay tayo ito doong mga Kristiyano. Number five na nakikita ko, tayo being sanctified by God. Saan mo mababasa yan? Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 ata mababasa natin yon. Dahil nga sa kagandahang loob ng Diyos, nilinis tayo sa ating kasalanan, that is talk about sanctification. At sabi doon, and through this sanctification, God, okay, put His word in your heart. Gintawag o tinawag po yun, well, that we have truth inside of us. Tanong, sino ngayon may katotohanan sa puso natin? Anong katotohanan? Salita ni Lord. Okay? So, may time ka mo, basa mat Bible, hindi nga ginambal. Bisa ng Papa, ha, sa time ni Duterte, okay, may laying nga bisa ng Papa, okay, ang Pap, may kuman nga ang tanan, gid, okay,
nga nilikha dapat magtao pilang minutes gani to read the Bible 20 minutes every day ano gani every day dahil ngayon ang totoo ang salita ng Diyos ang mas mahalaga sa atin okay 20 minutes every day so siguro kabasa mo that Bible no kumanon dan eh okay alin sa papa sa Roman Catholic sa amon hindi lang every day you need to meditate the word of God mas buhay gani day and night gita na so pwede din yan sa lahat at last sa conclusion ko po we doing is well because we are God is our creator ginagawa natin ang kaluban ni Lord because siya ang taga ano ni creator siya ang taga likha sa atin okay so ngayon sa buhay ni Sir Jose ito ang pinaka sentro sa celebration no okay Sir Jose salamat congratulations sa 60 years old na naging faithful ka kay Lord kasama si Brother Pinuel sa buong pamilya ng mga dumalaog salamat sa faithfulness na ipinakita niyo sa Panginoon at starting today I know and I speak the blessing of God na palaging matatanggap ng pamilyang ito why? Because you start to acknowledge and recognize the goodness of God okay? So ang 60 years old na to sana madagdagan pa ng 60 years old Sir Joseph ako ng edad mo nga kung magbalik man kita kay Lord 120 ka na okay so imamara na itong prayer kabay malambot na ito 120 pero as long as the, we have a life journey every day of our life number one okay i-accomplish it ang will ni Lord sa buhay natin amen so sa pong ito salamat salita ng Diyos tanda natin ang lahat ng bagay may ari Diyos ha huwag mong pagmayarian bagay tiwala lang din. So may rason tayo na pasalamatan ng Diyos, bigyan siya ng papuri at pasasalamat dahil ito ang kalooban ng ating Panginoon. Isang verse, basahin ko po sa Tesalonian at dito po ako magtatapos. 1 Tesalonian chapter 5, sabi po dito. Verse 18, in everything, give thanks. Why? For this is the will of God kanino? In Christ Jesus concerning you. Sinong you dito? Tayo. So, ito palang rason. Okay? Na kung saan sabihin natin yan, everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Not just for Sister Jose, kundi sa lahat sa atin. So sana pagdating ng birthday ninyo, okay? Imbitahan man ako. No. Pag may birthday, may celebration. Bukod pa bati-bati, yaha, bukod, ako lang. Si Lord ang sentro. Pasalamatin si Lord. Because anong sabi ng binasa natin? This is the will of God. In Christ Jesus. Para kanino? Concerning you. Okay? So kung may celebration na, bukong dati nulpangin na promote, bukong dati gulo, okay, kung kulang ang handa, pasalamati lang, magtinulpan. Abo, bait ako nakita, may celebration, kita ka na, kung di ka nag-alin, nag-ayon ba siya kinagulo ka mo, nag-atit birthday. Okay? May nakita mo tanan. Masi kulang magkain. Wala? Pero ang celebration na kaya mga birthday, dapat na-enjoy natin ang kamay na. Amen? So ngayon nga po, nagod makapusin sa program natin, time ako mag-pray kay Sir Juicy. Okay? Pangabay ko sa pastor. Samay. Happy birthday, Sister Juicy. Nalipagid kami nga nag-celebrate ikaw at sa isinta. Masunod man kami. Praise God. Ma-pray kita. Lord, sa kaya nga hapon, nagpasalamat kami that your goodness is running after Juicy in the name of Jesus. We thank you, Lord God, for the 60 years of faithfulness.